Displayin ko din na yung NTC parang nagpadikta talaga sa House of Representatives. Walang hearing, walang due process, nagbibigay sila ng mga suspension order na hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Si Attorney Tolentino po ba? Yes, si Attorney Mark Tolentino. Ayun! Yes, Attorney Mark! Magandang gabi po! Yes, kasama ko si... Tama natin dito si Mr. Jay Fonsa at si Attorney Alex Rolex Suplico. Wow. Eh mukhang ibang ngiti ninyo, attorney. Parang may nakikita kayong liwanag ngayong dito sa committee ni Senator Robin Padilla. Magkwento nga kayo, attorney. Nakakaiba sa investigation or yung hearing doon sa House of Representatives kasi hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Unlike here sa Senado, binigyan tayo ng pagkakapaliwan and walang pananakot na nangyayari. Kasi doon sa lower house, kung ayaw nila yung mga sagot natin, may pananakot, na ikulong tayo. In fact, yung dalawang anchor ng SMNI, nakulong ng 7 days. But doon po sa Senado, under the leadership of Robin Hood Padilla, kalma lang po, binigyan tayo ng pagkakataon na magpaliwanag. And so, salamat tayo kasi hindi lang tayo nagpapaliwanag, pati yung Commission on Human Rights. Parang kumampi po sa freedom of press and freedom of expression, yung KBP, parang kumampi na sa atin din, yung National Press Club, parang kumampi na sa SMNI. So, that's why nakita niyo yung liwanag sa ngiti natin. Oo, nagulat nga tayo sa posisyon ng KBP ngayon . Kasi nung sa Congress, yung kanilang posisyon parang naka-angkla doon sa posisyon din ng mga kongresista na nagtatanong sa inyo . Pero this time, yung sinagot nila yung tanong ni Senator Robin Padilla na may chilling effect ba sa kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas at sa lahat ng mga media outlets. At sinagot naman niya na meron daw talaga. Oo. So, nagbago yung kanilang posisyon compared to yung sa Congress. Explain ko din na yung NTC parang nagpadikta talaga sa House of Representatives. Walang hearing, walang due process, nagbibigay sila ng mga suspension order na hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Ang basis po nila for the indefinite suspension is the determination from the House of Representatives na in fact, dapat hindi nila dapat doing yan kasi they have constitutional function. Kasi constitutional function, kailangan mag-base sila sa investigation po nila, hindi sa investigation in aid of legislation. Iba kasi yung investigation ng lower house kasi investigation po nila is in aid of legislation. Unlike in a quasi-judicial body, it is a fact finding body, kuha sila mga ebidensya and mag-decide sila based on law and based on evidence. Hindi sila dapat mag-decide sa mga determination from the House of Representatives.